Hi, good evening. Gawin lang natin itong short video ng very, very basic ng Notion. So, para to dun sa mga nagsasabi na gusto nila mag-Notion, mag-start ng Notion, pero hindi nila masimulan. Kasi, pagkabukas mo na Notion, hindi mo alam kung saan mo isa-start yung mga gusto mong gawin or yung mga schedules mo, ganun. So, yun. Mag-start tayo dito sa isang Notion na wala pang laman para hindi kayo ma-overwhelm. So, tuturo ko sa inyo gumawa ng very, very bare minimum basic na weekly template. Para dun muna kayo mag-start. Tapos, tsaka na lang kayo mag-adjust habang natututunan niyo yung Notion. Kasi, diba, yung Notion kasi dahil sobrang flexible niya, both weakness and strength niya yung pagiging flexible niya. Sa sobrang dami ng pwede mong gawin, minsan hindi mo alam siya gawin. So, yun. Ito yung start. Pagka nag-start ka ng Notion, yan yung mga makikita mo. So, kung gusto mo mag-start ng template, meron kang, kunwari gusto mo gawin ng personal na home, pwede mong hanapin dito sa templates yung gusto mong gawin. So, may blog post, habit tracker, nandiyan na actually lahat. Pero, syempre, kung gusto mo gumawa ng sarili mo, pwede din. So, meron din dito mga bullet journal, meron mga weekly templates, ganun. Pero, yun, mag-start tayo dun sa weekly template na hindi siya database. So, pangalanan natin siya bare minimum. Start lang tayo. Empty lang siya. Pwede mong gawing empty with icon. Para mapalitan mo yung icon. Tapos, pwede mo rin lagyan ng cover. Kung gusto mo maglagay ng cover. Meron na siyang link agad sa Unsplash. Tapos, pwede mo piliin yung gusto mo gamitin. Ayan. Tapos, pwede ka rin mag-upload ng photo na gusto mo. Tapos, dito, pwede mong i-click yung full width. Para mas malaki yung space. Tapos, pwede mong i-back. Ito. Itago mo yung sidebar. So, yun. Para mag-start tayo ng weekly template, gagawa lang tayo ng parang table. Hindi ito, hindi siya, ay, natin siya colorful. Ito. So, hindi siya database, ha? Hindi siya magkakaroon ng data sa loob. Puro text lang talaga siya, pero makikita niyo naman dun yung days of the week niyo. So, yun. Duplicate lang natin. Gawin natin Tuesday. Tapos, pag drag niyo lang siya sa gilid hanggang magkaroon ng line. Tapos, mapupunta na siya dun. So, pag dinuplicate mo ulit siya, gawin natin siya Wednesday. Tapos, lagay na lang siya doon. Diba? So, para meron kang date. Tapos, siguro, lagay mo na lang yung date dito. So, tapusin ko lang. Hanggang Friday lang. Kanoon yung Friday ko lang na ito. So, yun na yung week mo. Tapos, pwede ka maggawa ng to-do list dito. May shortcut tayo, yung brackets. Gawin mo yung brackets ng itong baback muna. Tapos, ito tayo baba. Yung ganyan muna. Tapos, yung kabila. Para maging to-do list siya. Tapos, if kailangan mo naman ng toggle, ito yung nakatupi. Yan, and space. Tapos, kunwari, cover. Folded naman. Para pwede mo siyang i-wallet. Yan. Tapos, yung isa pa is yung list. Yan. So, asterisk. List.
Tapos, ito yung toggle. Tapos, yung to do. So, yun. So, habang gumagawa ka, pwede ka na gumawa ng to do. Invoice, kunwari. Tapos, kunwari, meron kang idea lang. Or note lang. Remember. Tapos, meron kang notes na kailangan mong bayaran, for example. So, pwede mo siyang gawin gito. Space. Okay. Kunwari, Converge. Shoutout kay Converge na always minimalist. So, yan. Tapos, kunwari, ilalagay mo dito yung amount. So, para, tapos yung account number. Para hindi mo makalimutan. Yan. Or, kunwari, meron kang sasabihin to do, call, client, tapos sabihin mo yung kailangan mo sabihin sa kanya. So, pwede mo nang i-list dito. Pwede mo, ayun, gusto mo sabihin. Or, pwede ka rin mag, pwede mo gawin 1 para naka-number na siya. Tapos, pag kunwari, hindi mo siya nagawa, lipat mo lang siya sa Tuesday. So, bumaba lang siya. Pero yun, basta ilipat nyo lang siyang gawin. Tapos yun yung pinaka bare minimum natin na to-do list or weekly template para sa inyo. Kung gusto nyo ng mas madali and database, pwede kayo gumawa ng yung backslash, yun yung makikita mo lahat ng pwede mong gawin. Tapos pag naglagay ka ng inline, ayan, database inline. Pwede ka gumawa ng, pwede mo siyang gawin, mag-add ka ng view, tapos gawin mo siyang board, tapos pwede mo gawin dito yung days. So, pero database na to, ibig sabihin, yung mga cards mo dito, siguro sa ibang video natin siya i-discuss mo. Yung mga cards mo dito, pwede mo na siyang lagyan ng properties, tapos pwede mo na siyang lagyan ng going page na ganyan. So, yun. Ito yung mas complicated na weekly, pero ito yung mas marami kang magagawa. So, for now, if magsa-start ka pa lang, suggest ko sa'yo, gawa ka muna ng ganito. Yung bare minimum natin na weekly template. Tapos, dun ka mag-start hanggang yun na. Mag-adjust ka na lang habang nagagawa mo siya or habang ginagamit mo siya. Matututunan mo na yung iba. So, yan. Kung ayaw nyo pa rin, So, para dun sa mga nahihirapan pa, yung ginawa nating template, ginawa kong free to download. Ay, actually, hindi siya download. Kiklik mo lang yung link sa baba. Tapos, mapupunta ka dito. I-click mo lang itong duplicate, tapos mapupunta na siya dun sa Notion mo. So, yun. Pwede mo na siyang i-edit kung paano yung mas kailangan mo.